Magandang ngiti sa inyong lahat dyan. Ngiti-ngiti pa rin. May problema man o wala, nakasmile pa rin. Nandito ako ngayon para ipamahagi ko sa inyo yung nararamdaman ko na kunting sakit, kunting kirot. Kirot sa ano? Sa bakuna. Kasi nagpa-vaccine ako, nagpa-bakuna ako sa COVID-19 vaccine. I decided na magpabakuna, hindi para sa akin, kasi kung sa akin lang, kung magkaroon man ako ng COVID, naniwala ako na makasurvive pa rin ako. Siyempre, in God's will, na makasurvive ako kasi healthy naman yung kadalasan na kinakain ko. Wala akong health issue, wala akong, hindi naman ako masyadong abusado sa katawan ko. So, malaki yung chance na makasurvive ako doon. Kaya lang, ginawa ko yung nagpabakuna ako, voluntary, kasi hindi naman to required sa trabaho, dahil para sa mga tao na makahalubilo ko sa family, para sa peace of mind nila, lalo na sa nature sa trabaho ko, sa mga friends din na makahalubilo, baka, you know, para kalmado din sila, di ba, na makipag-usap sa akin. Tapos lalong-lalo na doon sa mga aalagaan ko at aalagaan pa lang, sa mga taong aalagaan ko. So, kasi may tendency kasi pag hindi ako nagbakuna, para sa akin mas malaki yung chance na magkaroon ako tapos ipapasa ko sa kanila. Eh paano kung may health issue sila? Ako yung makasurvive, baka sila hindi. Yung parang ganun. Kaya nag-take chance na ako na magpabakuna kahit hindi naman talaga ako vaccine person. Kasi dati, hindi, ini-ignore ko lang yun. Pero ngayon, nagpabakuna. Yung reaction ng katawan ko, masakit talaga yung braso ko. Yung epekto, hindi agad-agad. Sabi nila, upo ka muna dun 10 minutes. Wala lang yun, 10 minutes. Kasi yung epekto sa akin, parang after 4 hours yata, yun, madagal. Tapos sumasakit, unti-unting sumakit hanggang parang worse-worse na siya. Hindi na maigalaw yung braso ko. Kaya siguro hindi na siya maigalaw talaga kasi sakit na siya masyado. Dahil hindi ko nilagyan ng ice, sabi nilagyan daw ng ice, so nilagyan ko, kumalma, yung nag-relieve yung pain, tapos uminom ako ng pain reliever, yung over-the-counter lang. Tapos, yun, yung kumalma na siya. Last Tuesday yun, January 5, ano na ngayon, 8, so mga tatlong araw din. Ano na yun, last Tuesday, ngayon Friday na. Masakit pa rin, pero konti na lang, mag-alam ko na. Parang ganun, maigalaw ko na siya. Hindi na masyado. Kaya lang yung neck ko, masakit siya konti. Meron dito sa may kabila, sa tagiliran, sa may lower back, sa right side, masakit din. Konti lang. Tapos yung right foot ko, kapag ilakad ko, masakit siya. Mayroon akong maramdamang parang sharp pain doon sa talampakan. Tapos yung tuhod ko, pag nakatayo ng matagal, nangangalay, tapos mag-shake siya ng konti. Hindi naman masyadong ganyan talaga. Hindi. Pero konti lang. Matamlay. Medyo matamlay. Matagal lang siguro yung recovery ko. Matagal nag-epekto yung iturok nila. Tapos nag-slow motion pa. Yung iba naman, mayroong epekto kaagad. Mayroon silang lagnat, mayroon silang ayun, iba, nagsusuka. Kahit, depende sa ano, sa katawan siguro, yung paano nila nag-react. Iba-iba yung react. Kasi sa akin, wala naman akong lagnat. Yung iba nga eh, wala talaga silang naramdaman. So, iba-iba yung reaction. So, depende na rin sa atin kung magpabakuna man tayo, hindi. Ang importante, manalig tayo sa Panginoon na kung ano man ang gagawin natin, ano man ang magiging desisyon natin, desisyon niya yun. Maraming salamat po at
at magandang ngiti sa inyong lahat.